Hi guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Yan, nandito na naman po tayo sa isang episode ng Plant Peace. Ang video natin ngayon ay tungkol sa hydroponics. Hydroponics ay ito yung pagpapalago ng halaman sa pamamagitan ng tubig. Ngunit hindi lang ito basta tubig, ito ay mayroong halong mga nutrient solution na tinatawag. Ang nutrient solution na ito ay ito yung nagsisilbing pagkain ng mga halaman o mga pananim. Yung hydroponics setup na gawin ko, ito yung tinatawag na Kratky or Kratky method. Yan, so ang lata na to ay isa sa mga kakailanganin ko. So ito ay pambutas. So kahapon ay ginawa ko na ito para ready na lahat. So yan, madali lang siyang gawin, madali siyang i-produce. Isa nga ito sa DIY na ginagamit na pambutas. So ito ay lata lamang. Kahapon ay binili ko to at ginawa ko na. At nilagyan ko na rin ito ng holder. So pag gusto niyo mapanood kung paano ko ginawa ito ay panoorin ito kung paano ko ginawa. Umpisa na natin guys gawin itong pambutas. So una ay tatanggalin natin yung balot. Pangalawa ay tatanggalin natin yung pinakatakip. Bali, ito na yung tatanggalin natin. Yung dito sa gilid na to. So, subukan natin. Kailangan natin ng can opener. Yan. Kung kaya ng can opener. Parang tumabingin na. Nawala na sa linya yung dinadaanan ng can opener. So, try ko na ang kutsilyo guys. Mas madali pa sa kutsilyo. Yan. Dahil first time natin gawin ito guys ay trial and error tayo. So ito yung tinanggal natin, yung buong takip na to. So ito na siya. Ngayon ay dahil medyo baluktot, ay papantayin natin to sa pamamagitan ng flies. Ingat lang kayo guys kasi medyo matalim. Ano siya guys, tingnan nyo. Bago natin to patatalimin ay lalagyan muna natin to ng holder. So holder para pag inikot natin ay madaling paikutin o swing-swing na ganyan. Sa paglalagay ng holder, kailangan natin ng kahoy. Kailangan din natin ng mga screw. Ito screw. Yan. Kailangan din ng screwdriver. Tsaka pambutas. So ayan. Ang gawin natin, dito natin ipapatong yung kahoy. So ganyan siya. So mayroon siyang gap. So medyo ukitin natin yung gap na yun. Medyo lumapad na siya guys. Ayan. So pwede na to. Ayan. Tapos bubutasan natin. Kulang tayo ng tela pang patul. Ayan. Bubutasan natin ito.
sa gilid. Yan. Para sa daanan ng screw. Kabila din. Yan. So, ayan. Kailangan nyo ng tela para hindi mabaluktot yung pinakadulo nito. So, ayan. Prepare natin yung screw. Ayan. Make sure na gitna natin. I-screw natin yung kahoy, pero yung screw ay dito sa loob mang gumumula. Ayan. Para maipit yung lata. So, ayan na guys. Tapos na natin yung holder na ikabit. Check natin kung matibay. Kung matibay naman. So, ayan. Dalawang screw yung in-screw natin sa loob. Para kumapit yung holder natin. Medyo matibay na. So, ang screw na ginamit ko guys ay yung ganitong klase. Meron siyang head. Ayan. Malapad-lapad yung kanyang head. Ayan. Ayan. Para medyo tumalim, ay lihain natin. So yun guys, matalim na siya. And guys, tapos na natin itong pambutas natin ng grower box na gamitin natin. Or yung tuna box. So pag wala pa kayong pambutas, ay gumawa na kayo. Madali lang itong gawin. Ayan guys, napanood nyo na kung paano gumawa ng DIY pambutas. Ayan. So, ngayon naman, ang susunod na gawin natin ay susubukan ito. Kaya ngayong araw ay maglalagay tayo ng butas sa grower box na ito. So, ayan. Hindi tayo dito magbubutas sa pinakaharap o ibabaw ng takip ng stair box natin. Ang gagawin natin is babaliktarin natin ito. Ayan. Dito natin i-press para mabutasan. Bali 15 hole yung ilalagay natin dito. Merong mga marka dito. Ayan, papakita ko lang. Dito yung pabilog na marka na yan. Ang mga pabilog na marka na ito, ito yung palatandaan natin. O, magiging measurement. Ang gagawin natin ay bubutasan natin muna yung mga marka na to. Pagkatapos natin mabutasan yan, doon natin makikita ngayon matatantya yung spacing. So, maglalagay tayo sa gitna. So, tatry natin. Susubukan natin. First time natin gumamit ng ganitong pambutas sa styrofoam. So, ito. Ikutin lang natin. Ayan. Ikut-ikutin lang natin. Kunting diin. So, yan siya guys. Butasan natin. Tumagos na. So, tatanggalin naman natin ito ngayon. Tatapin natin. Ayan. So, ayan guys, nabutasan na natin. Ayan. Bali, okay yung nagawa natin pambutas. Kuha lang tayo ng pangsungkit dito sa styrofoam na to. Guys, para matanggal to ay kumuha ako ng papo at saka martilyo. Ayan. So, idadagdag natin sa pambutas na to yung paano matanggal yung styro na naiiwan sa loob. So, bubutasan natin dito. Kunin ko lang yung tela. Ayan.
bubutasan natin dito, tutusukin natin para lumabas yung styro na naiwan. So, magagawa tayo ng butas. Ayan. So, itong screw na to, ito yung pangsusukit natin. Ayan. So, pag nabutasan na natin, ayan, so, tutusukin ko lang to para matanggal. Fog. Tiroy natin. Tingnan natin yung butas. Ayan, ito. So, subukan muna natin kung kakasya yung styro cup na 8 ounces dito. So, pata yung styro cup. Ito yun. So, ganyan siya guys. Yung styro cup. So, ganyan yung magiging setup ng seedling plugs natin. So, sakto yung ginawa natin na pambutas, yung size, sukat. Tingin ko yung sukat nito is 3 inches. Yan, tuloy natin guys. Butasan na natin itong lahat. Gagawa tayo ng 15 hole. Sunod natin dito. Yan. Ikot lang ito guys. Ikotin lang natin. Isunod naman natin sa kabila. Ayan, ayan. Pupubutasan na natin lahat ito guys. Ayan. Para mabilis. Same process lang. Naputasan na natin lahat yung may marka na bilog dito sa mga gilid. Ayan. Ngayon ay kukunin natin yung pinakagitna. Tapos yung gitna nito. Yan, para meron tayong guide, guguhitan natin. Para makuha natin yung pinakagitna, eh, sukatin muna natin yung loob nito. Lamarkahan natin para nag-get tayo. Yan, minarkahan natin yan guys para may guide tayo. Tapos kukunin natin yung pinakasukat naman nito, yung pahaba, para makuha natin yung gitna nito, yung ilalagay natin dito sa gitna na to. Guys, nakuha na natin yung spacing. So, nilagyan ko ng palatandaan para sakto yung spacing ng mga butas natin. Pag naglagay tayo ng tanim, ay pare-pare yung spacing nila. So, yan. Ituloy na natin butasan ito. Bubutasan na natin lahat. Ito na guys. Ayan. Tapos na natin ang butasan itong takip ng tuna box natin. So, 15 hole yung nilagay ko na butas dito. So, bali ito yung magiging grower box natin sa hydroponics. Ayan. Ang susunod naman natin gagawin ngayon ay i-prepare yung
grower cups na gagamitin natin para sa seedlings. So, ang isa pang tawag dito ay seedling plugs. Yun. At ang kailangan natin ay styro cup. Yan. Ito yung gagamitin nating seedling plugs. So, ang styro cup na to ay 8 ounce. So, ito guys, sisimulan na natin. Yan. Gamit ang cutter, hihiwain natin to para mag-create ng butas. Ayan. Lalagyan natin ito ng butas o slit na 4 hanggang 6. Ang nilalagay ko dito ay 4 lang muna. So, hiwain lang natin ng ganyan. So, ganyan lang siya guys. So, yan na. Yan. So, 2 inches dito, 1/2 inches sa baba. So, gawin natin din ito sa iba. Tapos ko na guys itong seedling plugs na gawin. Bali, gumawa lang ako ng 15 na piraso na ginawan ko ng slit. Yan. So, 15 na piraso lang yung ginawa ko dahil 15 lang naman yung butas ng grower box natin. Kaya 15 lang na seedling plugs din ang kailangan ko. So, tapos na natin ito. Ang susunod naman natin gagawin ay yung growing media. Ang growing media na gagamitin ko ay yung foam or sponge. Ito yung gagamitin ko as growing media. Marami kasi akong napanood sa YouTube na gumagamit ng ganito as their growing media. I-prepare lang natin ito. Bali, hiwa-hiwain lang natin ito. Gagamit tayo ng lagaring bakal, panghiwa. Hati-hatiin lang natin ito guys. Ayan. Ito guys, hatiin lang natin ito sa dalawa. Pagkatapos ay hatiin natin ulit yung isa na to, hatiin natin ulit. Ayan. Nahati na natin yung isa pa. Yan. So, nahati na natin sa 4 yung isang sponge. Yan. Bali, ito naman ay hati-hatiin natin ulit. Bali, gawin natin 3 to. Ganyan. Bali, tantsahan na lang.
Nahati-hati na natin. Yung isang cube na ganito, yung malaki. So, nagawa natin na 12 pieces na cubes. Ito yung magiging growing media natin. Subukan natin kung kakasya ba sa loob ng cups, ng growing cups natin. So, medyo masikip. Ang gagawin natin is gagawin natin circular ito. Gamit ang gunting. Yan. Guntingin lang natin yung mga gilid-gilid. Bilugin natin hanggang sa sumakto ito sa grower cups natin or seedling plugs. Yan. Tapos, i-check natin kung kakasya na. Sakto na. So, ganun lang guys. So, gawin natin lahat to ng ganun. Pagkatapos nyo guys, pagkatapos nating bilugin at ma-try kung sakto na sa seedling plugs natin. Pagkatapos natin bilugin ng ganito, ay hiwain natin sa gitna para yung mga seedlings ay may papasok natin yung pinaka stem o puno ng seedlings natin. So, kukunin natin yung gitna, itutusok na natin itong gunting, ganyan. Tapos, hiwain natin. So, ganyan siya. So, naiwan natin ng ganyan. Yan. So, meron ng dadaanan yung pinaka seedlings natin. So, yan. Ito na guys, tapos ko nang gawin itong sponge media natin. Ito yung magiging growing media natin pag nag-transplant tayo ng mga seedlings natin. So, ito. Gumawa ko ng 15 pieces din na sponge media na ganito. So, tapos na tayo. Ang susunod naman natin gagawin ay mag-transplant. Ang susunod naman natin gagawin ngayon ay seedling transplant. Ililipat na natin yung seedlings dito sa ginawa nating growing media. Pero bago natin i-transport dito, yung mga seedlings natin ay kailangan mo natin itong disinfect. I-disinfect natin ito sa pamamagitan ng hydrogen peroxide. So, paano ba natin gawin ito? Ayan. So, nag-research na ako kung paano gawin ito. Meron ako ditong lagayan. Kailangan natin ng tubig. At saka itong hydrogen peroxide na to. Para ma-disinfect natin itong sponge media na ito. Ito yung magiging lagayan natin. So, ibubuhos natin itong tubig. Siguro mga 1 liter lang na tubig. Bali, ang buti na to, ilagayin ko ng buti na to is 1.5. Bali, 1 liter lang yung ilagay natin. Hindi ko ibubuhos lahat. So yan, 1 liter lang. Tapos, ay haluan natin ito ng hydrogen peroxide. Ang hydrogen peroxide na ito ay 10 volumes. 10 volumes. E yung mga iba ay 6% yung nakalagay dito or 3%. So yung 3% ay katumbas lang ng 10 volumes. So, ang 1 liter na tubig na ito, ay lagyan natin ito ng 10 ml na hydrogen peroxide. Ayan, 10 ml. Bubuhusan ko ito ng dalawang takip nito. Sinukat ko sa sukatan. Puno yung takip ng hydrogen peroxide na ito is 5 ml. So, ayan, bunuhos ko na.
lalagyan natin ng dalawa para maging 10 ml yung nahalo natin. So 10 ml yung nilagay natin. Ayan. So pagkatapos niyan ay haluin natin. Pagkatapos niyan ay ilagay na natin itong sponge. Itong sponge media na to. I-dip press lang natin para lumubog at makasipsip ito ng tubig. Para bago natin i-transplant o ilipat dito yung mga seedlings natin, ay safe yung mga seedlings natin. Ibabad lang muna natin ito guys ng around nasa 10 minutes, pwede na yon, para mababad at talagang ma-disinfect yung mga sponge media natin bago tayo mag-transfer ng mga seedlings. So 10 minutes, iwan lang muna natin ito. Habang nag-aantay tayo ng 10 minutes na ma-disinfect maigi itong growing media natin, ay magtatanggal muna ako ng seedlings ko na lechugas dito sa seedling bag na to. Ang ginamit ko na medium dito is lupa. Yan. Garden soil. Ngayon ay magtatanggal muna ako habang inaantay ko nga na ma-disinfect tong sponge media natin, dahil kailangan ko pang linisan, tanggalan ng lupa yung mga ugat para malinis, dahil ang gagamitin ko na growing media sa kanila ay yung sponge. Kailangan walang kasamang lupa. Wala kasi sa plano ko na gawin itong hydroponics na to. Napadala ako sa garden shop at napabili ako ng lechugas, buto ng lechugas. Pero ang nasa isip ko is itamimin lang ito sa lupa. Ang nangyari habang nagsesearch ako kung paano palaguin ang lechugas, ay ang napanood ko is yung hydroponics. Kaya ito, nagka-interest ako at ito nga, ginagawa ko na yung first ever ko na hydroponics. Yan yung history kung bakit nagtatanim ako ngayon ng lechugas at saka ma-experience ko ang hydroponics na ito. So ayan, tuloy natin. Tatanggal tayo dito ng seedlings para mahugasan, o talagyan ko ito ng tubig para mahugasan yung ugat ng seedlings. Ayan. So ayan, pag tinanggal naman natin itong seedlings sa lupa na ito, pag binabad natin sa tubig, ay kusa namang kumakalas yung mga lupa sa kanilang ugat. Kunting pagpag lang, ay kakalas na. So yung seedlings na to is 2 weeks na. So, magtatanggal lang ako ng 15 na piraso, dahil 15 lang yung lalagyan natin sa ngayon. Pipiliin ko na lang guys yung mga malulusog para malaki yung success rate na mabuhay. Yung mga iba kasi is hindi masyadong nag-grow kasi nga nag-agawan, nasapawan ng iba. Pag ganito kasing sowing talaga is habang lumalaki ay nag-agawan sila sa nutrients sa lupa na ginamit o sa medium na ginamit. So okay na muna yan guys, yung kinuha ko dito. Ito yung mga itatransplant natin sa sponge media na ginawa natin. Ayan, kumuha lang ako ng tubig, nilagyan ko lang ng tubig to. Bubuhusan kasi natin ng tubig itong paglalagyan natin ng mga na-transplant natin. So, pansamantala ay dito muna sila sa tub na to. Lalagyan ko to ng 50% ng nutrient solution. Pwede na nating i-transfer itong mga seedlings natin dito sa sponge media or growing media na ginawa natin, papunta dito sa seedling plugs or growing cups. So, ayan.
So, kuha tayo ng seedlings na isa. Yan. Tapos, kuha tayo ng sponge. Medyo bawasan lang natin ng tubig. Press lang natin. Tapos, ilagay lang natin dito. Ipit lang natin dito sa ginupit natin na ayan. So, ganyan. So, ganyan lang. Lumalabas yung ugat. Yung pinakapuno, is yun yung inipit natin. So, yan siya. Pagkatapos natin ilagay dito sa growing media, ay ilagay naman natin dito sa seedling plugs. Ayan, ito yun. Ilagay lang natin ng ganyan. Ayan. I-ice lang natin. Ayan. So, ito na yung first try natin. Paano mag-transplant ng seedlings. Ayan. Pagkatapos ay ilagay natin dito. Ayan. Pansamantala. Diyan muna sila. So, subukan pa natin ng isa pa. Ayan. Buwan ng seedlings. Isausaw lang natin sa tubig para mahugasan yung mga ugat. Ayan. Pagkatapos, kumuha tayo ng growing media. Ipit lang natin. Ganyan. Ayan. So, hanggang sa ipit natin, ibali nakalitaw yung mga dahon. Ayan. Naipit pati yung puno. So, ayan. Labas yung ugat. Ayan. So, ilagay natin sa seedling plug. Ayan lang. Ilaglag lang natin. Tapos, i-ice lang natin ng stick natin. Ayan. Ganyan na. So, ayan. Tuloy-tuloy natin. Gawin natin itong lahat. So yun guys, napuno na natin itong mga tub na to. 15 pieces na itong nagawa natin. Ito na guys, tapos ko nang i-transplant lahat yung mga seedlings na kinuha ko mula sa seedling bag na ito. Bukas natin gawin yung paano magtimpla ng nutrient solution. Hindi na natin may prepare yung grower box natin para mailipat yung mga seedlings na ito. Dahil medyo hapon na, baka mabutan tayo ng pagdilima, hindi natin matapos. So, bukas na natin gagawin. So, abangan nyo. Hi guys! Magandang araw sa inyo lahat. Isi-set up na natin ngayon yung grower box natin. Ilalagay natin sa patungan. Tapos, magtitimpla na rin tayo ng nutrient solution. So kahapon, ginawa natin yung mga ibang kailangan sa hydroponics natin. So ngayon, ay isi-set up na natin yung grower box naman natin. Natin gagawin. I-prepare yung patungan ng grower box natin. So, bago natin ipatong yung grower box, kailangan ay naka-level
level yung patungan natin para yung tubig ng drawer box natin ay naka-level din. So, pag hindi kasi level, ang mangyayari ay hindi pantay yung tubig. So, yung growing cups natin ay hindi aabot yung iba sa tubig o sa nutrient solution natin. So, kanina, sinetap ko na yung patungan ko. So, naka-level na rin to. Yan. Ang gagawin ko ngayon ay lalagyan ko ng tubig yung drawer box na to. Bali, ang nilagay ko dito is 20 liter na tubig. Para matansya yung paghalo ng nutrient solution ay 20 liter muna yung nilagay ko. So hindi ko pa sinakto yung abot ng seedling cups natin. Snap yung pangalan ng nutrient solution na to. In-order ko online. At may kasama na itong lagay ng gravy ba to. Yan, ito yung measuring cup ng Snap. Ang isang ganito is nasa 25 milliliter. So, kaya ito yung nilalagay nila na measuring cup pag nag-order ko online ng mga Snap solution. So, pero meron akong sariling sukatan dito. Merong level ng sukatan tong cup na to. So, ayan. So, bali 20 liter yung nilagay ko dito sa grower box natin. 50 milliliter yung ilalagay natin na nutrient solution. Ang paghalo ng Snap nutrient solution sa tubig ay 25 ml na nutrient solution sa bawat 10 liter na tubig. 25 ml sa Snap A at 25 ml sa Snap B. Ang mauna nating ihalo ay itong Snap A. Dahil 20 liter yung tubig natin, ay 50 ml yung ilalagay natin. So, 50 ml yung ilalagay natin. Ayan. So, kulang pa. And guys, ito yung 50 ml na Snap solution. So, kung makikita nyo sa measuring cup ko is cc yung nakalagay. Ang cubic centimeter at saka milliliter ay same measurement lang yun. So, yan. Ihalo muna natin ito sa tubig. Pagkatapos niyan guys, ay haluin muna natin ng mabuti. Nahalo na natin mabuti. Isunod naman natin yung Snap D. 50 ml din. And guys, pagkatapos nating maihalo yung Snap B at mahalo ito ng mabuti, ay medyo hindi na ganun kalinaw yung tubig. Haluin lang natin ng mabuti para mag-mix mabuti yung solution sa tubig. Paghahalo ng nutrient solution sa tubig. Ang ginagamit nating hydroponics method ngayon ay yung tinatawag na Kratky method. So ngayon ay susukatan natin base sa Kratky method, kailangan ay nakalubog yung seedling plugs natin ng half inch sa tubig. So bago natin ilagay yung seedlings natin, ay sukatin muna natin kung aabot ng half inch itong seedling plugs natin. Sinik lang muna natin. So, hindi siya umabot. Magdadagdag muna ako ng tubig.
So ito yung purpose, kaya naglagay ko ng separate na 10 liters para pangdagdag sa kulang na tubig sa grower box natin. So ayan, kailangan half inch nakalubog. Isilipin lang natin, guys. So ayan, guys, ready na to. Kukunin ko na yung mga seedlings natin at ilalagay na natin dito. So ito na, guys, yung mga seedlings natin na ginawa natin kahapon. So dinipur na natin ito kahapon. Ayan. So okay pa naman sila, yung mga seedlings natin. Ayan. So ngayon ay ilalagay na natin dito sa grower box natin. Lagay na natin. Dito ko lang siya nilagay sa gilid ng bahay. Wala pa kasi akong greenhouse. Wala tayong greenhouse. Kaya dito lang sa gilid ng bahay. May silong naman. Dito ay morning sun. So every morning ay naarawan sila dito. Around hanggang 7 a.m. to 10 a.m. ay maaraw dito. So direct sunlight. Nakaka-receive sila ng direct sunlight. The rest of the day naman ay maliwanag. So ngayon ay lettuce lang muna yung seedlings natin. Lechugas. So ayan, tapos na tayo, guys. Hi guys, magandang araw muli sa inyong lahat. Ayan. Ito yung pangatlong araw na ginagawa ko itong hydroponics. Kratky method yung hydroponics na ito. Bali, ang gagawin ko ngayong araw ay isisit up ko na rin itong pangalawang tuna box na na-order ko. Nung binutasan natin yung unang tuna box, ay pagkatapos natin binutasan, ay nilagyan ko na ng bakat itong takip ng tuna box na ito. So pag nakikita nyo ay mayroong mga bilog-bilog dyan, yan na yung bakat para hindi na ako ulit gagawa ng panibagong sukat o tatantsahin kung alin dyan yung mga kailangang butasan. So nilagyan ko na siya ng bakat gamit ang stick. So pinaikutan ko na yung mga butas. Yung una, doon lang medyo matagal kasi kinukuha pa natin yung sukat, yung spacing ng mga butas. So yung pangalawa ay madali na lang kasi pinakat ko na lang. Nilagyan ko na lang ng bakat para ngayon ay bubutasan na lang natin gamit yung yan, DIY na pambutas natin. So ayan, bubutasan ko na, guys, dito.
So madali na lang to guys kasi may bakat na. Alam na natin kung alin part yung bubutasan natin. So ito na guys, tapos na natin agad butasan ito. Ito sa kabila. So ito din. So ngayon, labis natin na butasan ay kasi-set up na natin din ngayon ito. Lalagyan ko siya ng tubig na yan. 20 liters yung munang ilalagay natin dito, tapos titimpla natin ng neutrin solution. So yun guys, nalagyan ko na ulit ng 20 liters itong pangalawang box natin, Kuroro box. Ngayon ay titimpla natin ng nutrient solution, gamit pa rin ng SNAP nutrient solution. So again, yung pagtimpla ng nutrient solution sa tap water ay 25 ml per 10 liters. So 20 liters yung nilagay natin dito. Ang ilalagay natin na SNAP nutrient solution ay 50 ml. So yun guys, dahil mababa to, kaupo tayo. Itimplahan ko na ito. So, ang gamitin naman natin yan na panukat sa staff nutrient solution natin ay yung free na measuring cup na binigay ng sealer sa staff nutrient solution natin. Itong lagay ng gravy na to. Para malaman natin kung hanggang saan yung 25 ml nito. Bago natin ilagay dito ay susukatan muna natin dito sa nukat ko. Kuha tayo ng 25 ml. Mauna muna pala itong snap tape. 25 ml muna yung lalagyan natin para makita natin kung hanggang saan yung 25 ml ng lagay ng gravy na ito. Yan guys, ito yung 25 ml. Yan. Sa panukat na to, ilagay natin ito sa lagayan ng gravy, yung measuring cup na free mula sa sealer ng SNAP solution. So, susukatin natin kung hanggang saan. Yan. So, yan. So, yan guys, nakita nyo, dun siya sa guhit. Nandun siya sa taas, sa pangalawang guhit sa taas. So hanggang doon lang yung 25 ml, hindi siya punong-puno. So ayan. So hanggang doon lang yung 25 ml, so ihalo na natin to.
So yan, ito na guys. Tapos na natin itong pangalawang grower box natin. So, nilagay na natin yung mga seedlings. Bali, lahat ng seedlings na to ay lechugas, yung mga talong na to. Guys, nilipat ko sila dito dahil nasunog sila dun sa dating pwesto nila. Ito yung bagong location nila. Kung mapapansin nyo ay sunog-sunog na yung dahon nila. Ayan. Akala ko kasi pag 7 to 8 ay hindi pa masyadong mainit o nakakasunog ng dahon nila yung umaga. Ay yung sikat ng araw sa umaga ng 7 to 8 a.m. Pero ito, dahil wala pa tayong UV plastic, ay ito nga yung nangyari. 7 to 8 pa lang ay nakita ko ay nasunog na ng ganito. So, subukan natin dito sa afternoon sun. Yan. Afternoon, ito yung hapon na. Ang oras na ito ay 5 p.m. So, yun na sila guys. Guys, good morning. Kung mapapansin nyo, yung mga lumang dahon niya dito, ay yan yung mga nasunog. Yan. Ngayon ay thankful ako kasi naka-recover sila. Ito na yung mga bagong dahon. Yan. Ito na yung bagong dahon nila.
Guys, umuulan ngayon. Ayan. May mga nagbabagsakan ng ice. Ayan. Kita ko sa inyo, guys. May mga ice. Ete. Ayan, guys. Mga ice yan. Umulot tayo ng ice. Ayan. Ayan, guys. So, ang daming ice. Kumapatak. May lakas na ulan. Lakas ng hangin. Yung mga litsos ko na bagyo na. Oh. Lamig. Ayan guys. Lakas ng hangin tsaka ulan. So yung nangyari sa YouTube ko. Ayan, dumapa na lahat. Dumapa na lahat. So, di ko alam kung anong mangyari sa mga yan. Wala na, parang wasak na yung itsura eh. Ayan yung itsura ng litsugas natin ngayon pagkatapos ng ulan. Ayan. Na bagyo.